Hi guys, welcome back to my channel. So for today, ang i-share ko lang sa inyo is kung actually tinatamad ako mag-vlog today, but then parang naisip ko lang na what if i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagdadaanan ko for the past 2 months. Actually, for the past 2 months na medyo nahihirapan ako. It really affects my work and it really affects my personal life. By the way, guys, if you haven't subscribed to my channel, don't forget to click subscribe and click the like button kapag nagustuhan niyo itong vlog na to, itong video na to. And don't forget to share, baka pwedeng makatulong to sa mga kakilala niyo or even sa inyo, guys. And without further ado, guys, so keep on watching. So for today, ang gagawin ko ngayon is i-share ko lang sa inyo ano nga ba yung mga pinagdaanan ko for the past 2 months. Actually, what I'm gonna tell you is, I just want to share with you is kung paano or how to deal with my PMS or yung tinatawag na premenstrual syndrome. Actually, on my age, which is 38 years old, hindi na ako magpapaligiligoy pa. I'm already 38 years old and as you can notice, wala akong makeup, wala akong kahit ano. Yeah, wala akong lipstick. So, ito yung talagang itsura ko. So, kung hindi man kayo nagagandahan sa akin, well, it's up to you guys. Wala na akong masasabi pa. Kasi, normal lang naman sa atin minsan na wala tayong makeup or wala tayong mga ano. And then, actually, ang gusto ko lang i-share is, kung paano ko siya na-overcome. No-overcome kapag meron akong period every month. Actually, pag sa akin kasi, hindi lang naman siya every month like the normal woman na nagkakaroon na 7 days a week or 3 days in a month. Sorry. 7 days in a month or 3 days in a month. But then for me, ang na-encounter ko in my side or in my personal experience is inaabot siya ng 27 to 29 days. Yes, guys. So, makikita niyo sa likuran ko yung mga ginagamit ko. Yan, ipapakita ko siya sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko para lang maka-cope up ako sa pinagdadaanan ko pagdating sa aking period. So, the first thing is, meron ako ditong, of course, meron akong napkin. So, I'm always using itong always na to kasi ito yung medyo thick at saka medyo madami siya. 10 pads in one pack. So, medyo makapal siya. At ang gamit ko is yung large. Yeah. Large na siya for heavy na rin siya. For heavy flow. Yeah. So, for heavy flow siya. Always. Kasi ito yung parang modest sa atin sa Pilipinas. Actually, pag nasa Pinas ako, ang ginagamit ko yung Modest or yung Whisper. But I prefer more on Modest. Kaya lang, dito kasi, ito yung available at sharp. Ito yung parang hiyang sa akin. Hindi ako nagkakaroon ng allergy or something. And then, 10 pads siya in one pack. And then, the other one is gumagamit ako ng Pampers. Yes, you heard it right, guys. Gumagamit ako ng Pampers kasi as in, sobrang heavy niya. Meron pa ako talagang point na, my God, para akong naagasan or ano, what do you call this one, para akong nakunan kapag nagkakaroon ako ng period. As in, super heavy. And the fact that in 1 hour, nakagamit ako ng isa. So, every hour, nagpapalit ako. Kasi para talaga siyang nakunan. Imagine na lang, guys, yung kapag yung nanganak ka, kumisis ka na, no? Nanganak ka, tapos eh, na-broke na yung water mo, then talagang ganun yung pakiramdam. So, bumibili ako ng ganito every month. Well, actually, I don't want to share this sa iba sana, kasi nga medyo nakakahiya, but then baka ito yung sa video na to, makatulong ako sa iba na makaka-experience din ng ganito. And then, for my food supplement, guys, bumibili ako ng vitamin C. Ito.
may nabibili nito sa pharmacy, and then meron din na gumagamit din ako ng ano, ng vitamin E 400. So meron siyang selenium 50 mcg, or yun nga. Kasi ano daw to sa akin ng doktor, ito yung recommended ng doktor, nagpaubigay niya ako, sabi niya mag-take ako ng vitamin E baka nga para mag-normalize yung, syempre minsan paiba-iba yung weather, lalo na pag taga Middle East ka, minsan nag-iiba-iba yung weather, and then yung katawan mo nagbabago din yung ano, parang ganoon. So kaya nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. So I usually take this vitamin C lalo kapag feeling yung parang ang sakit-sakit ng likod ko, ganoon, parang nahahapo ako. And then I also take the C24/7, pero hindi ko siya sabay-sabay iniinom, ah. Parang alternate lang siya. Like for example, today iinom ako ng C24/7 kasi kompleto na siya sa ano, sa vitamins and trace minerals. So, kung gusto niyo i-review ko to, meron akong ano, gagawa ko siya ng review para ano, comment down below, guys. Actually maganda siya. And then yun, ang prescribe ng doctor sa akin, uminom ako ng Primolutnur. It should be taken for 7 days, including the, eto, everyday mo siyang iinumin, yung vitamin E. Eto kasi, pag itong Primolutnur na to, kapag pag yung sobrang heavy na talaga nung regla ko, na parang ang hirap-hirap ng tumayo, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad, parang kang bibe, parang gano'n. So, tapos nagparang feel ko mag-faint na ako. Minsan kasi, may time na parang ang putla-putla ko na. Like, yan, kagaya niyan. Ang putla-putla na bibig ko. Wala akong lipstick, ha. Wala akong lipstick. Wala akong ano. Parang sobrang puti na ng ganito ko. Sabi nila, ang puti-puti ko daw. But sabi ko, hindi po yan na puti na maputi. Which is maputla. Kasi nga, wala na nga akong, feeling ko wala na akong dugo. But then, thank God, kasi hindi pa naman ako nagko-collapse so far. Kaya lang, may time na parang I feel so exhausted, na parang pagod na pagod ako, ganun. Kahit na kompleto yung tulog ko, feeling ko parang puyat na puyat ako. So, every time na pag nagbe-break ako, I rather choose to sleep rather than to eat. Or pag nagkumain man ako, nagmamadali akong kumain and then matutulog ako. Parang gano'n, for 30 minutes, parang gano'n. And then, meron din akong iniinom. Actually, yung pag feeling ko na parang ang sakit-sakit sobra ng puson ko, kasi nga, 1 month akong nireregla, hindi 7 days in a month, but 1 month. So, ang ginagawa ko, pag sobrang sakit na naman ganito ko or puson ko, minum ako ng Brufen. Nabili ko rin to sa may pharmacy, and it cost $1,640. Parang magkano ba to? $170. Parang siguro nasa ₱250 to in Philippine peso. Parang ganoon. And then so yan ang ano, wala naman kasi alaksan dito, so Brufen, 600 milligrams yung iniinom ko. Talagang lagi siyang nasa bag ko. And then, actually, yung pinaka-latest, nagpa-prescribe ako ulit sa doctor kasi nga, super anemic na ako. And binigyan ako ng ganito, ng Feros, for all kinds of iron deficiency. So, 2 days ko na siyang iniinom. Ay, nalaglag. And, medyo bumuti-buti yung kalagayan ko. Ang ano lang nito, effects lang nito sa mga first time mong, pag first time kang uminom ng ganito, medyo magdo-darken yung stool mo, and then, ayun nga. Pero, I feel okay with this one. So, I bought this for $1,640. Almost the same. So, nasa ₱250. Pero guys, kung nasa Pilipinas ka, and you're encountering the same thing with me, I think pwede ka naman magpa-doctor sa clinic, sa may center malapit sa inyo, mura lang naman magpa-check up. And huwag niyo siyang baliwalain kasi nga ang minsan sa sobrang init sa Pinas, kahit na umuulan-ulan sa atin, makakaramdam ka ng pagod. And ayun na nga, for me kasi, sabi ng doctor, it's normal na nireregla ka, but then mas maganda pa rin na meron kang ano ng doktor, huwag mo siyang baliwalain. Yun lang. Kaya lang for me, siguro kung makakabalik ako sa Pinas for
like vacation or kung magbabakasyon ako, siguro mag-normalize ulit yung regla ko. But now, guys, on the lighter side, medyo hindi siya ganun ka heavy flow. Although may period pa rin ako, pero hindi siya ganun ka heavy flow. So, ang gumagamit ako ngayon ng ganito lang muna. I don't know. Hopefully, guys, no, na ganito lang muna and hindi ko pa sana hindi ko muna mabuksan 'to. Actually, ang mga dinadala ko sa work ko every day to make sure meron akong daladalang ganito na parang pouch and ang laman niya is eto nga, may daladala na akong dalawang Pampers as a reservation and lagi ako may dala akong undies. Yun, malinis ko, hindi pa ito gamit. So, may dala akong extra para to ensure na just in case na magkaroon ako ng tagas, eh, makakapagpalit ako at meron akong pamalit. So, lagi yan nasa bag ko to be sure, tsaka laging ready. Kasi nga, mahirap kapag dun ka na agasan. Or, you know what, guys, next, what I've experienced before, umuwi ako from work. And then, ayun na nga, matagasan talaga ako sa may bus and the worst thing is hindi siya parang patak lang. Para siyang, alam mo yung nanganak na nakunan or whatsoever. So, umano siya, bumakat siya dun sa may upuan. Buti na lang, yung inuupuan ko, plastic yung ano niya. Yung kanyang upuan sa bus. Yung, yun nga, sa public bus na sinasakyan ko pa uwi. And medyo nakakapanghina lang and may good thing meron akong daladalang scarf. So ayun lang, so sa mga nakaka-experience ng kagaya ng sa akin, huwag kayong masyado mag-alala. The only thing is make sure na makapagpa-check up kayo sa ubigay ninyo and then lagi kayong magdala ng ng spare na ganito or diaper. Ano lang naman 'to eh. Pang baby na, baby dry, active baby dry. So, pang 3 months ba to or pang 2 months. Yun, magdala kayo, make sure na magdala na kayo ng spare na ganyan. Mura lang naman yan kung bibili kayo. Sa tindahan, siguro mga nasa 10 pesos lang yata. I'm not sure how much in the Philippines. Pero, ayun nga. And, make sure na may dala kayong extra napkin or damihan nyo na para sure kayo na meron kayo pamalit. Kasi mahirap kapag natagasan kayo tapos nasa gitna kayo ng somewhere na parang walang mabilihan ng ganito. Kasi yung sa work ko, medyo malayo yung pharmacy. And it's hard na uuwi ka na basa ka ng dugo. Baka isipin pa nung nakakita sa'yo is baka nasaktan ka or whatsoever. So, ayun lang guys. So, if you like this video guys, don't forget to click like. And please sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel. And you can comment down below guys kung meron pa kayong iba pa na gusto kong i-review or mapagkwentuhan ba natin. And yun lang. So, don't forget to, what am I saying? Don't forget to click like, share, and subscribe to my channel. So, ayun lang guys. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye! Mwah!